Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy kong, mommy kong, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo, and for today, medyo magiging serious ang ating topic, no? Kasi, as you can see in the picture, umuulan. Hindi. yun nga, nasa kalagitnaan tayo ng crisis, no? Isang sitwasyon na hindi siya ganun ka talaga ano ba tawag dito? Hindi siya ganun kaaya-aya. No, kumbaga kasi siyempre maraming namamatay, maraming nasa peligro ang buhay as of today, no? So yun, si yun nga yung tinutukoy ko is yung COVID-19, no, coronavirus, yan nga, no? So yun, for today, no, magbabasa ako ng isang liham, no, since as we all know, no, lahat naman siguro tayo, no, eh sinisisi natin si COVID-19, no, sa kung ano man ngayon ang nangyayari sa buhay natin, no. But well, then for today I just want to read, no, a letter for COVID-19, no. So yun, ito yung letter, no, babasahin ko siya sa inyo, no. So yun, itong liham para kay COVID-19. Dear COVID-19, pasensya ka na kung nitong mga kamakailan ay maraming taong sinisisi ka dahil sa dami ng buhay na nawala, nasa bingit ng peligro, at ngayon ay nagdudulot ng matinding takot na maraming tao ang napapraning at naguguluhan dahil sa pagdating mo. Maraming tao din ang sinisisi ka dahil ngayon ay hindi sila makalabas ng bahay at nakatenga na lang imbis na nagsasaya. Pasensya ka na rin, COVID-19, dahil ikaw ang tinuturong dahilan kung bakit nagkakaubusan ngayon ng alkohol at mga pagkain dahil sa takot na madapuan mo. Normal sa aming mga tao ang maghanap ng masisisi sa mga hindi magandang bagay na nangyayari sa aming buhay, to the point na pati si Lord ay aming nakakagalitan. At sa panahong ito, ikaw ang aming pinagbubuntungan ng galit, sakit, bagot, pagkapikon, pagkaparaning, at kung ano-ano pa. Ikaw ang sinisisi namin ngayon dahil nasa loob lang kami ng aming mga tahanan at nababagot. At hindi man lang naisip na gumagawa ka ng paraan upang magkasama-sama kaming pamilya. Kung hindi naman kasi naubusan ng oras namin sa trabaho, ay mas pinipili pa naming lumabas kasama ng barkada. At kung nasa bahay naman kami, ay hindi rin kami nag-uusap-usap. Kaya siguro mas pinili mo na maging transferable ka through contact, dahil ganun din naman ang ginagawa namin. Palagi kaming dumidistansya sa aming pamilya at wala na ring social interaction gawa ng makabagong teknolohiya. Sa trabaho, palagi naming hinihiling na sana ay makasahod pa rin kahit hindi pumapasok, dahil sukang-suka na kami kundi sa walang puso naming boss ay sa katrabaho naming intermitida. Pero ngayon, pinagbibigyan mo kami ay nagagalit pa kami sa iyo dahil buryong na kami sa bahay. Pasensya ka na, Corona, ay COVID-19, dahil sinisisi ka namin sa pagkawala ng maraming buhay. Kahit na hindi namin nakikita ang unti-unti naming pagpatay sa mundo, na kami mismo hindi
Hindi namin sinisisi ang aming mga sarili sa paggawala ng mga likas na yaman dahil sa industrialisasyon. At hindi rin namin sinisisi ang aming mga sarili dahil mas gusto namin na magandang pamumuhay imbes na alagaan ang mundo. At hindi namin iniisip na mas masahol pa kami dahil hindi pa dumarating ang bagong henerasyon ay pinapatay na namin ito. Pasensya ka na COVID-19 dahil sinisisi ka namin dahil kinakailangan namin ngayong palakasin ang aming mga resistensya upang hindi mudapuan. Pasensya ka na dahil kailangan ka pa naming abalahin para lang ipaalala na kailangan naming alagaan ang aming mga sarili. At nagagalit pa kami ngayon sa'yo dahil kailangan na namin kumain ng masustansya, mag-ehersisyo, at uminom ng mga bitamina para lumakas ang katawan. Kailangan na rin naming pamalagiing malinis upang hindi ka kumapit sa amin. Pasensya ka na COVID-19 dahil sa kabila ng pag-atake mo at pagkuha ng buhay ay marami pa rin tao ang matigas ang mukha at ayaw sumunod sa mga kinauukulan at ginagawa ka pa rin katatawanan at hindi ka siniseryoso. Ngunit sana ay huwag mo silang pansinin dahil masyado lang makitid ang kanilang pag-iisip. Hinihiling ko lang sa iyo, COVID-19, na sana ay patawarin mo kami sa kung ano mang aming nagawa. Alam ko na nais mo lamang kaming umunawa sa ginagawa namin sa mundo. Patawad sa pagsira, pagsawalang bahala, at sa pag-aaksaya ng likas na yaman, oras, at buhay na ipinahiram sa amin. Siguro ay instrumento ka ng Diyos upang ipaunawa sa amin ang kalagahan ng buhay, ng oras, at ng mundo. At sana ay maunawaan mo na tao lang kami. Madalas magkamali, ngunit natututo din kami. At kaya namin magbago at magbabago kami upang hindi ka na namin kailangan pang abalahin. Kaya dear COVID-19, unawain mo kami. Lubos na umagalang buong mundo. No? So yun, COVID-19, I know and I believe na you have a purpose on bakit ka dumating, yun nga, diba? Kinakailangan namin ng palakasin ng aming mga resistensya, katawan namin, ito, ganyan. Na we always take for granted, no? Yung ginawa mo na kailangan namin mag-stay sa aming bahay kasi wala eh, mas gusto pa namin mag-stay sa labas ng bahay, diba? Magtrabaho, gumala, diba? Magpagkita sa kung sino-sino imbis na magbigay ng time sa pamilya, no? You know, or I believe na yun yung purpose mo, no? Siguro kasabay lang talaga ng pagdating mo is yung pagkawala ng maraming buhay, no? But I believe na pinadala ka ni Lord for that purpose, for the purpose na i-treasure or i-halagahan yung time, no, namin dito sa mundo, yung time namin with the family, yung magnilay-nilay, di ba? Pag-isipan ng mga bagay-bagay, pero yun nga, since tao kami, no, mas naiisip namin yung nakakaboring sa bahay, hindi makalabas, walang pupuntahan, ganun. So
Marami sa amin yung nagagalit. No, nabuburyo, gusto ko nang umalis. Gusto ko nang biglang mawala. No, na ganun kaming tao, ganun kaming mga tao, COVID-19. No. We hindi talaga namin agad nakikita yung positive side ng isang bagay na dumarating sa buhay namin. We just always look kung ano man yung perwisyo at yun yung naiiwan sa amin. Hindi namin naiisip na, uy, marami kaming oras ngayon. 1 month quarantine. No? May paglaro ko sa anak ko. No? May pagkwentuhan ako sa magulang ko. No? Kung ano naman bagay na pwede mong gawin, sa bahay ka kasi sasweldo ka eh. Diba? May tulong na darating sa iyo. Ganun. May magrarasyon sa iyo ng pagkain. Diba? Yun yung hindi namin nakikita COVID-19. Kaya for the sake of the whole world, you know, for the sake of mga katulad kong tao, so we are sorry, you know, ako na humihingi ng pasensya sa iyo dahil hindi talaga nila makikita yun. Or kung meron man mangilan-ngilan lang, you know, na nakita yung positive mong ginawa, kung makita mo sa social media kung ano-anong katatawanan na pinagagawa sa iyo, pinagsasabi sa iyo, kinagagalit sa iyo, di ba? Yun. Di ba? We just hope na, I just wish, no, na sana, yun nga, huwag ka na sanang kumuha din ng buhay. But especially, ako, I pray na palagi safe yung family ko, mga anak ko, di ba? But I just always look at the bright side of everything that is happening around me, to me, diba? So yun lang, yun yung sa tingin ko na ibinibigay mo ngayon sa amin, na kahit na ngayon na nandun na kami sa point na yun, we always take it for granted. So I just hope na I can reach out to everyone, no, that COVID-19 will also leave us something to learn, no, something to look forward to, no. So yun, we just always look at the bright side, and we are very sorry, COVID-19, and I just also want to thank you kasi you keep my family safe as of now. So sana wag mo silang dapuan, please. So yun lang yung pinagdadasal ko, and yun, you enlighten me na kailangan ko. Oo, personally, yung maghugas ng kamay, nakakalimutan ko, diretso kain, no, mag-take some vitamins, mag-ehersisyo, no. So yun, nare-realize ko yun kasi nare-realize ko kasi may dalawa akong anak na gusto kong makitang lumaki. And paano kung makikita silang lumaki kung hindi ko palalakas yung resistance ko. No, so, yun. And that is it. No. That's it for today. Today. No, so, yun. COVID-19, we are very sorry for whatever it is na nasabi namin sa iyo. And we hope na sana hindi na tumagal, no, yung pag-stay mo, but you have given us a lesson, and I just hope that everyone will see through it, especially yun dun sa mga pinamaan na wala na mahal sa buhay, yung pag, no, and yun, that is it, no. Hirap magsalita, parang maraming bubay sa akin pagkatapos ito. But yun, thanks for watching for today's video, and stay safe mga tropa ko, and laging maghugas ng kamay, mag-alcohol, mag-ersisyo, bilog ng vitamins, no, stay safe tayo, and we will all go through this, no.
So yun, thanks for watching and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs, and follow nyo na rin ako sa aking Facebook page, Daddy Cool at Daddy Cool Fever, sa aking Twitter, Daddy Cool at Daddy Cool Fever. So, yun. Thanks for watching and see you when I see you when. Bye-bye. Himba! Stay safe. Social distancing. Shake it, baby.